Good evening guys, welcome to my YouTube channel guys, RYG Rabbits po. Pagpasensya nyo na guys kung ngayon lang tayo nakapag-upload kasi medyo nabisi lang tayo ng konti. So, this time guys, pag-uusapan natin ngayon kung gaano ba ka-importante ang 70 days cycle sa ating mga rabbit breeders guys. So, wag na nating patagalin pa, let's go! Sige, biga, biga, di Japon, kauyab. So, bago tayo magsimula guys, kapag bago ka lang sa aking channel guys, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga video guys. So, this time, pag-uusapan natin ngayon kung gaano ba ka-importante yung 70 days cycle sa ating mga rabbit breeders guys. Ang 70 days cycle kasi guys, isa itong proseso kung paano natin pararamihin yung ating mga alagang rabbit at paano natin alagaan ng tama yung mga breeder natin na doe. So, meron tayong tinatawag na 30 days sa pagbubuntis ng mga doe natin guys. At 30 days naman sa pag-aalaga ng mga kids ng mother doe natin. At meron tayong tinatawag na 10 days na conditioning at pagpapahinga ng ating mga mother doe natin. So, lahat-lahat guys is 70 days lahat yan. So, isa-isahin natin para may matutunan yung mga bago natin na mga breeders o bagong mga nagsisimula sa pagiging pagkukuneho guys. So, unahin natin yung 30 days sa pagbubuntis ng mother doe natin guys. Like example guys, kapag i-start natin yung doe natin ng May 16, so mag-start tayo ng counting sa pagbubuntis niya is May 17 na po yan. At mag-due date ng panganganak ng doe natin guys is June 15. So tingnan nyo yung calendar nyo guys. May 17 to June 15 is 30 days po yan. Kapag mag-stud tayo ng doe natin ng May 16. Like sample lang po yan. So, kapag mag-anak siya ng June 15 guys, 30 days na po yan siya. Pero kapag hindi naman June 15 guys, is mag-add lang tayo ng 5 days kasi yung mga rabbit natin guys is hindi natin alam na meron ding mga overdue na at meron din namang maaga nanganak. So, mostly kasi guys, late sila nanganganak. Merong mga 32 days, 31 days, 33 days bago sila manganak guys. So, sa 30 days guys, kapag hindi pa sila mag-anak, mag-addition na lang tayo ng 5 days o maghintay lang tayo ng 5 days, manganganak din yan sila guys. So, yan po yung 30 days na pagbubuntis ng ating mga doe natin. At meron din naman tayong 30 days sa pag-aalaga ng mga kids guys, ng mga mother doe natin. Like example, nag-anak siya ng 15, June 15. So, mag-start tayo ng counting is June 16 na po yan. So, magbilang lang tayo hanggang 30 days. June 16 hanggang 30 days. So, mag-winning tayo guys is July 15 na po yan. So, magtatanggal din tayo ng mga nest tray at saka nest box guys sa ika 28 days na po yan or 25 days. 25 days or 28 days po yan. At meron din tayong 10 days na conditioning guys at pagpapahinga ng ating mga mother doe natin guys. So July 15 guys, nagwi-winning tayo or nagwawalay tayo ng mga kids. So mag-start tayo ng counting guys is July 16 na po yan. Magbilang lang tayo ng 10 araw guys sa conditioning at pagpapahinga ng mother doe natin. At pwede na natin yan sila i-breed ulit guys. So, pwede na natin i-breed natin guys. If July 15, nagwi-winning tayo, nagwawalay. So, mag-start tayo ng counting 16. So, pwede natin silang i-breed guys ulit. July 26 guys. So, pwede na natin silang i-breed ulit. Kasi 10 days na po silang nagpapahinga guys. At nagkukondisyon.
So, meron lang ako mga advice guys sa mga baguhang breeder or sa mga baguhan lang nag-aalaga ng pagkukuneho guys. Sana, huwag niyong i-force breeding yung mga alaga niyo guys. Kasi sayang, baka mamatay lang yan o ma-stress lang yan sila guys. So, bago tayo mag-breed o bago natin i-breed yung buck natin at saka doe natin, siguraduhin lang po natin na matured na po sila at nakatungtong na po sila ng 6 months. At siguraduhin din natin guys na yung ari nila is pulang-pula na talaga guys. Ibig sabihin lang po niyan guys is ready to breed na po yung mga doe natin guys kapag mapupula na yung mga ari nila guys. So, meron kasing mga ibang mga nag-aalaga guys na kahit hindi pa pula yung ari nila is kinakastanan nila, inibreed na nila. So sayang kasi guys eh, baka mag false pregnancy or ma-stress lang po yung mga alaga natin. So, sana kung gusto nyo mag-alaga, kung gusto nyo paramihin yung mga rabbit nyo guys is mag-research muna kayo, magtanong-tanong muna kayo sa mga may experience na sa pag-aalaga ng pagkukuneho guys. Gusto ko lang magpasalamat guys sa lahat ng mga sumusuporta sa akin guys, sa aking mga vlog at sa lahat ng mga nagko-comment, thank you so much. Kapag napadaan ka lang sa aking channel guys, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga video guys. Next video na po tayo mag-shoutout kasi medyo gabi na po. So, thank you so much guys, sana may natutunan kayo sa aking kunting kaalaman. Sana may natutunan kayo sa aking video na to. Thank you so much and good evening. RYG Rabbits po. Bye-bye.